Okay, marami pang mga tao kagaya ni Steve Jobs, Lady Gaga, Bill Gates, Albert Einstein, marami pang iba. At lahat po yan, dumaan po yan sa failure o mga pagsubok, pero hindi sila natakot. Pangarap mo bang na gumaan ang iyong buhay? I-visualize mo lang, matutuloy yan, no? Pangarapin mo, kasi once sa pinangarap mo, mangyayari naman yan, katumbas ng pagsisikap at pagsisipag, diba? O kaya naman umasenso, paano nga bang mamuhay ng masaya at masagana? Halina't mamulot ng kaalaman at tips ng pangkabuhayan sa Golden Treasure Program kasama si Emily Diaz. Okay, so gandang hapon po sa inyong lahat. Hapon na kasi ngayon at this point in time, dito sa Pilipinas ay hapon, no? So medyo ngayon hapon ako nakapag-podcast. Normally, mga 11 a.m., no? Medyo naging busy lang. Okay, so welcome po muli sa programa ng Golden Treasure Skills and Development Program, no? At kayo ay nakikinig sa podcast ng Golden Treasure. At layunin ng programang ito na magbigay inspirasyon at pag-asa sa pamamagitan ng mga life tips at pagtuturo ng mga skills that could turn into a business. Ang Golden Treasure Skills and Development Program ay alam nyo ba na 23 years na po ito na naglilingkod sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga entrepreneurial skills seminar, mga livelihood seminars, no, mga lifestyle seminars. At napakarami na pong mga natulungan, yumaman, gumanda yung kanilang mga kabuhayan. At ganun din na natulungan yung kanilang pamilya para makapaghain ng mga masasarap na pagkain. Ano? Kasi alam niyo yung Golden Treasure, ay nagtuturo din kasi kami ng mga training about baking, yung mga ganyan, meat and fish processing, at kung ano pa yung paggawa ng iba-ibang pagkain. At kumbaga na-elevate po, no? O naiangat yung kaalaman ng mga kababayan natin na naka-attend ng mga training dito sa Golden Treasure. Nag-level up yung kanilang mga knowledge sa pamagitan ng mga ibinigay na seminar na Golden Treasure. At itong podcast na ito ay isang platform na nagtuturo doon sa mga nagnanais na matuto upang magkaroon tayo ng tamang diskarte sa buhay nang sa ganun ay mapagtagumpayan natin yung whatever challenges ang ating mai-encounter sa day-to-day or sa araw-araw. Kaya kumbaga kayang-kaya natin ito, no, i-handle. Yung mga anumang problema yan, mga challenges, itong life tips na ito somehow baka makatulong po sa inyo. Ito po ay regular na ibinabahagi ng Golden Treasure na kasama po sa aming platform. At upang makatulong, upang maging masaya tayo sa buhay, at ganun din ay maging successful, hindi lang po sa paggawa ng pera, kundi maging successful din sa ating inner well-being, no? Nang sa ganun ay tayo maging healthy and wise. And in the end, syempre, kapag ganito yung ating perspective o ganito yung ating nangyayari sa ating pang-araw-araw, ay definitely na magdudulot ito ng kasiyahan para sa atin. Okay, mapapakinggan po ninyo ang podcast na ito sa courtesy ng Filipino World Channel. At yung ating host ay nandyan pa po ngayon, ang ating partner dito, ay nandyan po sa Alberta, Canada. At mapapakinggan nyo ako any time of the day, ano man ang inyong ginagawa, no? Sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, Buzzsprout, ganun din yung Amazon Music, Rumble TV, Dailymotion, at ganun din sa Audible, no?
So yan po, any time of the day, ano man yung ginagawa nyo, nagda-drive, nagluluto, naglilinis ng bahay, o yung free time ninyo bago matulog, mapapakinggan nyo ako sa pamamagitan ng mga social media, ano na yan, platform na yan. And of course, syempre ho, ano, ay nais ko pong batiin yung ating mga kababayan na dun sa ibang bansa, no, at hindi lang sa ibang bansa, pati po dito sa Pilipinas, yung patuloy na nagda-download ng ating podcast na ito. So, nais ko pong batiin yung ating mga downloaders dyan sa Amerika, sa Canada, or sa Europe, kagaya dyan sa Switzerland, sa Spain, sa Norway, France, Germany, London, Belgium, Ukraine. No, dati yung sa Ukraine, ngayon malamang hindi na nila priority ngayon yun na yung mag-download at pakinig pa dahil may gera nga, di ba? And of course, dyan din sa Middle East, UAE, dyan sa Dubai, Saudi Arabia, dito rin sa Asia, yan dyan sa Laos, Bahrain, Latvia, and of course sa South Africa, Latin America, and of course, yung mga listeners natin dito sa Pilipinas, binabati ko po kayong lahat. Kumusta kayo dyan? Sa 315 cities and 42 countries na audience po ng Filipino World Channel all over the world. Alright, so punta na po tayo sa ating paksa sa araw na ito. Yan. Ang ating paksa sa araw na ito is, sabi nga eh, papaano maging masayahin or how to be a jolly person. Yan. So alam nyo, mahirap, no? Lalo na sa mga, kasi may mga tao na talagang by nature masayahin na sila, no? Hindi lahat ng tao may ganitong kapasidad or ganitong ugali na madali siyang matawa o mabilis mo siyang mapasaya. Hindi lahat ng tao ganyan. At lalo na sa panahon natin sa ngayon na katakot-takot ng problema na pinagdadaanan, no, na, ng lahat, no, sa buong mundo, lalo na sa financial, no, kasi nga nagkaroon ng COVID, tapos eto na naman nagkaroon ng gera, o eh lalo na kung walang pera, o paano ka naman sasaya totally niyan, 'di ba? Pero pwede pa rin, no, pwede pa rin, kasi basta lagi na lang natin iisipin na lahat 'yan ay may anuman challenges na pinagdadaanan natin, lahat yan ay may katapusan at hanggat buhay ay parating may pag-asa. Okay, so paano maging masayahin? Of course, importante na matutunan natin ito para mas kagiliwan tayo ng kapwa natin. At kung halimbawa, negosyante ka, no? You're a businesswoman or you are a businessman. Aba, alam nyo, malaking matutulong kung medyo approachable ka o masayahin kang tao. So meaning parang ang dali mong i-approach, no? Nang sa ganun, yung mga client mo, madali kang makausap, no? At pag madali kang kausapin, maganda kang kausap kasi maayos kang tao, no? Hindi ka nakakatakot dahil lagi ka nakasimalmal yung mukha o parang masungit, no? Ano mangyayari? And you can generate a lot of sales, no? So still it boils down yung personality kasi natin ito. Na kapag maayos yung ating personalidad at kapag may negosyo ka, ay malaki ang matutulong nito pati sa negosyo mo. Hindi lang sa approach mo, sa pakikisama mo sa ibang tao, let's say sa family member mo, kundi pati sa trabaho. Yan, kasi nakikita nila sa personality mo that you are a welcoming person. Madali kang yun ang i-approach. At upang maging malapit sila sa iyo, kasi yun na nga, hindi yung parang nakaka-nervyos, parang nakaka-intimidate naman, no? So yun, kaya ang isang way is that dapat maging masayahin, no? At nakikita kasi yan sa aura natin. According sa research, no, yung mga tao daw na masayahin, actually mas healthy yung kanilang ano, lifestyle compared doon sa mga taong malulungkot. Yan, ay naniniwala po ako dito. Siyempre, pagka happy ka, you're a happy person, definitely lifestyle mo maayos, no? Healthy yung kinakain mo, at kung ano-ano pang mga positive yung ginagawa mo para sa sarili mo. Yan. At sabi nga ng isang taong nakausap ko, no, is that you create your own happiness wherever you are and whatever you do. Totoo po yan.
ang isang taong masayahin is a person who is genuinely happy at heart. Okay, eh sabi mo naman eh parang eh paano nga kung by nature hindi nga talaga ako ganito. Kasi nga medyo sa totoo lang personalidad ko seryoso ako o tahimik lang ako, no? At parang ang hirap sa akin na makipag-socialize sa kapwa-tao ko. Pero alam mo ba, gusto mo bang mabago yan? May way pa naman para mabago mo or ma-improve mo yung ganyang uri ng personality para magkaroon tayo ng bagong perspective sa mundo at syempre makaka-achieve din tayo ng maraming mga friends or kaibigan. Okay, so ang dapat mong gawin kung halimbawa by nature hindi ka ganyan, it is simple, magbago ka. Baguhin mo yung iyong pagkatao, yung personalidad mo. To become a more charming in the eyes of people around you. Okay, so paano mo yung gagawin na maging charming sa paningin ng ibang tao? Well, unang-una na is that you have to change the way you look at things around you. So meaning yun na naman, no? Kagaya na sinasabi ko, yung pananaw mo sa buhay, kailangan ay baguhin mo. Lagyan mo daw ng kulay. Halimbawa, no? Okay, halimbawa, pag nakikwento tayo, nakikwento ka, lagyan mo ng konting kulay, no? Gawin mong masaya, no? Hindi yung parang nagkikwento ka tapos hindi ka man lang tumitingin sa mata ng kausap mo. Tapos napakaseryoso mo. May mga kilala akong ganitong tao eh, no? Lagyan mo daw ng spice at gawin mo na isa kang tao na very memorable. Yung mga sandali habang kasama kanila. Alam mo ang ganda nun, ano? Yung bang limbawa, nagkita-kita kayo ng mga kaibigan mo, no? Pagkatapos, you spend time together. Tapos, yung pag-uwi mo sa bahay at pag-uwi sa bahay ng friend mo, ay para bang napaka-memorable nung experience na kasama kanila sa kwentuhan na yon. Diba? Kapag ganun, diba? Parang ang saya ng feeling na nag-enjoy kayo at in-enjoy ka nung mga kakilala mo, nung mga friends mo na nakasama mo, no, na para bang feeling nila at that moment ay napakasarap mo, napakasaya mong kasama. So ito yung maaari mong gawin, ano, kung paano mo pa ma-enhance, no, yung iyong personalidad upang halimbawa may kasama kang mga kaibigan, nagkikwentuhan sa kayo, hindi ka parang napaka-boring mo namang kasama. No? So ito po, meron akong i-share na ilang mga tips kung paano natin ma-improve, no, na nakikita na masaya tayong tao o naturally maging masaya tayo, no, na makasama at hindi lang 'yon, masaya talaga tayo, no, sa ating sarili, no, kahit ikaw lang mag-isa, no, kahit wala kang kasama. Okay, one tip is that you have to be a confident person. Okay. Very important daw yung tinatawag na magkaroon ka ng self-confidence upang makapag-crack ka ng tinatawag na joke or makapagbiro ka, no? Kasi ang ganda, 'di ba, pag nakikwentuhan kayo, bigla kang magbibiro, no? So para yung jokes mo ay maging kapani-paniwala, no, yung mga jokes mo at parang ang bilis sa'yo na magbiro kapag nagkikwentuhan, no, dapat daw is that you have to put it out with confidence. Yan, mag-joke ka na parang relax ka lang at may confidence, no, yun. At para magawa mo ito ay kailangan na ikaw mismo ay may tiwala sa sarili mo na kaya mong magbiro ng mga, alam mo yung mga nakakatawa. At kapag natawa sila sa mga jokes mo, ay definitely napasaya mo sila. At kapag nagawa mong magpasaya ng ibang tao because you are funny, it will give you more confidence. Alam mo, totoo yan, no? Kasi halimbawa, no, ako nafe-feel ko rin, pagka minsan, lalo na dati, no, pag feeling ko yung mga kasama ko medyo na matataas na tao to, parang ang hirap na maging it's very hard to be yourself, no, para bang naglalakad ka sa eggshell,
natatakot kang minsan nga di halos hindi ako makapagsalita di magbiro pa, di lalong hindi ko magagawa yon. Kasi parang naku, ano ba kayo, baka magkamali ako sa mga sasabihin ko, mapahiya lang ako o maging katawa-tawa ako. Alam mo, naku-conscious tayo. Pero pag confident daw tayo, no? Pag maging confident tayo, so kahit na sino pang mataas na tao yan, kahit presidente siguro ng Pilipinas o kung sino pa, kasi confident ka nga, ma-express mo yung sarili mo ng mabuti sa kanila, no? And then in that way, ma-express mo kung gusto mong magbiro, para gusto mong maging masaya yung mga kwentuhan, di ano, maganda, 'di ba? Dahil confident ka nga, no, doon sa mga sinasabi mo. Okay, isa pa, you have to think positive. Parati na lang natin 'tong naririnig, no? Maging positive, huwag kang maging negative, kundi lagi kang maging positibo. And yes, ang maganda naman talaga syempre yung maging positive kaysa maging negative, no? Yung mga taong mga negative na walang ginawa, magreklamo ng magreklamo sa buhay, no? Okay. Yes, how to be positive? You have to see the good things in every situation, no? Para maging positive tayo, magkaroon tayo ng ganung perspective, kailangan daw natin mag-focus sa good side. Kahit ano pa man yan na sitwasyon na meron ka ngayon. Halimbawa, no? Okay, halimbawa, isa kang tao, no? Nagkahiwalay kayo ng boyfriend mo, or may problema, asawa mo nagkahiwalay, no? Ganyan, syempre mabigat na sitwasyon 'yan, ano? Or whatever, anumang mabigat na problema. But still, no, kahit ganyan 'yung nangyari, isipin mo, meron pa ring blessing na ini-enjoy mo ngayon, no? Na hindi kailangan mag-cling on ka dun sa negative na nangyari sa iyo. Kaya may isip mo na makaka-move on ka ulit, makaka-start ka ulit ng bagong buhay at baka at that time maging mas masaya ka pa, no? Kaya alam nyo, sa buhay natin, kailangan maging relax lang tayo, maging cool lang tayo. At kapag lagi tayong relax and cool, no? Hindi kayong parang konting bagay, hysterical agad, you will attract more people. At gusto ka nila makasama in that way, kapag ganun yung ating personality. Tapos naman, kapag halimbawa, may halimbawa, di ba minsan sa day-to-day natin, no, lalo na sa trabaho, hindi natin masasabi na may mga tao tayong makakasalamuha, na medyo may mga negatibo na perspective sa buhay, no? Mga reklamador na tao. Konting ano lang, nagwawala agad. Ako, maraming ganito, no? Yung bang ano talaga, yung hysterical agad sila, nagwawala. May mga ganito talagang tao, no? Ang dapat mo daw gawin kapag may ganyan kang nakikita or nakasama is that you have to cheer him or her up, no? At huwag kang bumaba, no? Huwag kang bababa dun sa kanilang level or sa level nila. Kasi kapag halimbawa, gano'n na nga siya, mainitin ang ulo, tapos ikaw, mainit din yung ulo mo, edi anong mangyayari? Edi sasabog kayong dalawa. O meron ba kayong ma-achieve dyan? O di syempre, away. O anong nangyari? O di ba? Well, makwento ko lang ano, yung golden treasure, no? Halimbawa, kami na lang dun sa aming business. Alam nyo ba, next year nga, magiging 24th year na, no? Ang golden treasure. At alam niyo, sa tagal ng panahon niya, dalawang dekada, no, ang golden treasure, alam niyo ba na sari-saring samot-samot ng mga kliyente o participant sa seminar yung mga nakasama namin. Oo, grabe, no. At before COVID, no, nagkakandak pa nga kami diyan sa UP Diliman or sa SMX Convention Center. Sobrang dami na tao nag-a-attend, no? Mahigit 100. Can you imagine in one event, kasama mo mga 100 people, no? At sa 100 na tao na yan, asahan mo may lalabas dyan na personalidad or participant na kakaiba yung kanyang personality. Ang tawag namin sa ganung tao, virus, no? O ayan, halimbawa, o ayan, may virus, kaya kailangan, pwede daw kayo, ingat-ingat sa kilos, may virus, yan. Medyo nagkikwentuhan na kami ng ganun sa likod. So pag may ganun, may virus,
mahirap eh. Kasi ang gagawin nitong taong virus na to, maghahanap siya ng ibang tao na hahawaan niya ng kanilang negativity. At hahanapan nila, no, maghahanap sila sa seminar na yan ng something na hindi maganda, no, na something na flaws. Eh kasi sometimes naman definitely, no, hindi naman perfect, no, hindi naman lahat ng event ay perfect, no, syempre tao lang naman tayo, no, so maghahanap sila ng medyo flaws dyan, no. Pero syempre kami, no, yung job namin bilang isang nag-host ng seminar, syempre preparado na kami sa mga ganyan. Kapag may mga ganyan, edi syempre, huwag mong patulan. You have to make your way na ma-please mo pa rin in spite of everything. Kasi unang-una, kliyente mo yan, participant mo yan. At kailangan ikaw yung magpakalma sa sitwasyon. So yun, dito na naman papasok kung ikaw yung isang taong masayahin, tingin mo kaya mong pakalmahin yung mga taong gustong gumawa ng pagbabirus do sa event na yon. Mahirap, no, kaya kailangan aralin mo, no, yung this is a kind of psychological approach na kailangan na talagang very positive yung personality mo para maka-influence ka sa mga taong ganung negatibo. Yan. Okay, so isa pa na pwede mong gawin, how to be a jolly and how to be a happy person, maging masayahin, is that you have to think funny. No, funny. Ay, mag-isip ka parati nung nakakatawa, no? Kapag naboboard ka o halimbawa nalulungkot ka, eh di labanan mo, no? Labanan mo yung negative emotion. May mga tao, syempre may time, nalulungkot din naman tayo. Hindi naman ano, loka-loka ka ba na all the time parating masaya. May time din naman na syempre makakaramdam din tayo ng lungkot. Kasi sa day-to-day na event na nangyayari, iba-iba talagang sitwasyon ng ano, ang lalabas, no? Sa totoo lang ano, to be honest, dati, nagdaan din ako sa syempre kabataan ko pa noon, no, na, alam ko lahat tayo ay napagdaanan natin, naranasan ko rin yung magkaroon ng anxiety, no, parang halos depression na nga yata eh at that time, kasi syempre lahat tayo nagkaroon ng mga iba-ibang mga problema sa buhay, no. So yung mga ganito na kagaya ng mga sinasabi ko sa inyo ngayon na naririnig ninyo dito sa podcast, hindi ko pa lahat alam to, sa totoo lang. Lately ko na lang to, later in the years of my life ko na lang nalaman na napaka-importante pala na wino-work out natin sa sarili natin yung mga kahinaan natin. Halimbawa, yung mga lungkot-lungkot na yan. During that time, nung kabataan ko, dumating din ako sa area of my life na naano ko, na nagkaroon ng anxiety or parang depression. Pero alam mo, sabi ko, teka lang, bakit ano, kailangan ba na maging ganito ako habang buhay? Kailangan bang ano, anong mapapala ko? Kung hindi ko tutulungan yung sarili ko, anong mapapala ko? Sabi ko sa sarili ko. Kaya alam mo, ginawa ko, talagang pinaglabanan ko yan. Yung anxiety na yan, or yung depression na yan. Ang ginawa ko, nagbasa ng mga kung ano-anong libro na naglalaman ng mga bagay, ng mga tungkol sa saya ng mundo, lahat ng blessings na meron ng mundo na dapat kong maisip. At yun ang dapat kong maging rason kung bakit ako dapat maging masaya. At meron pa palang mas mga ibang tao na nagdadanas ng mas grabe sa pinagdadaanan ko. So alam mo, yung nalaman ko lahat yon, no, sa patuloy na pagbabasa, pagre-research, no, ay yung struggle ko na yon emotionally, alam mo, na overcome ko po yon. At actually, no, napakaswerte nga ng generation na natin ngayon eh, no? Kasi during my time, no, nung halimbawa nag-i-struggle ako sa sarili ko emotionally, wala pa pong mga YouTube noon, no, wala pang mga YouTube na yan. Na ngayon, pag halimbawa meron akong kakilala na may pinagdadaan ng matinding problema, sasabihin ko lang, advice ko sa kanya, pumunta ka sa YouTube. Makinig ka ng mga affirmation, no, matulog ka na yung headset mo
nakakabit sa tenga mo habang natutulog ka, na nagsasabi ng mga positive affirmation. Nang sa ganun, ay yung subconscious mind ma-absorb habang natutulog ka. At yun, makakatulong yun para mag-heal ka, ano man yung nararamdaman mong negative. At alam mo ba, na kapag masaya tayo sa ating deep within na tinatawag, kahit na nandyan ka lang sa bahay, no? Ay masaya ka. Kahit na nandyan ka lang sa bahay, nagtsa-tsa-tsa ka or nagkakape-kape, you feel happy. Pero ito ha, tingnan mo, or I don't know kung na-experience na ninyo, pero kung halimbawa ikaw yung taong isang napakalungkot mong tao, kahit anong bansa ka man pumunta, pumunta ka ng Europe, pumunta ka ng Amerika, or kung saan part ng Asia na nagbabakasyon, nagdiliwaliw, pero kung yung kalooban mo may something na nangyayaring, alam mo, may negative na nangyayaring lungkot na pinagdadaanan, maniwala ka, Diyos ko, nag-aaksya ka lang ng pera. You're just wasting your money na pupunta ka pa doon sa mga bansa na yan na Europe, Amerika. Malungkot naman yung loob mo. Hindi yan magpapasaya eh. Hindi talaga yan yung magpapasaya sa'yo. Kaya alam mo, pero kung meron kang tinatawag na happiness within, no? Kahit andyan ka lang sa bahay mo, nagkakape or nagtsa-tsa-tsa ka lang, o nakatingin ka lang sa malayo na wala namang nangyayari, pero nakatingin ka sa malayo. Pero alam mo, kung yung by nature, alam mo na clear ang mind mo, malinis yung isip mo, no, maliwanag at payapa, alam mo, makakaramdam ka ng para kang nakabakasyon sa araw-araw na ginagawa mo. Ay naku, totoo po talaga yan. Kasi nga nandun yung tinatawag na meron kang deep within, peace of mind or happiness deep within you. Yan. Kaya kahit anong lugar ka, nasaan ka man, o lalo na kung nakabakasyon ka pa, no, let's say nagpunta kang Europe or nag-iikot-ikot ka dyan sa mga kung anong country yan na namamasyal, edi, meron ka ng happiness within, tapos ganun pa, nakabakasyon ka, edi yan yung talaga yung tinatawag na total happiness. Yan. Kaya alam mo, tigilan natin yung pagiging sobrang seryoso sa buhay, yung laging, yan pa yan, laging nakakunot-kunot, nakasimango, tigilan natin yan. Para maiwasan natin yan, is that you need to control your emotions. You have to learn how to control your emotions. Sabi nga, you have to keep in touch with your goofy and immature side. Yung parang, alam mo lang, you have to deal with that, no? You have to keep in touch with your goofy side. Ano ba ibig sabihin ng goofy? Sa Google, sinasabi diyan yung ibig sabihin yung goofy, yun nga, huwag kang masyadong maging seryoso. Yun yun. Okay, so sabi nga, tawanan mo yung mga problema, and then also gumawa ka ng mga jokes, no? Na mga isipin mo mga jokes sa kahit na jokes na walang katuturan, basta importante matawa ka pag nalulungkot ka, yun, ganun gawin mo. Isa pa, have a cheerful laugh. Yan. Ngumiti ka, no? Lalo na kapag may nakikita kang tao. Actually, no, dun sa ibang bansa, no? Halimbawa, punta ka sa Europe or Amerika, nakasabay mo sila sa elevator or nakasalubong mo, sasabihin nila sa'yo, good morning. No, lalo na kung nasa mood yun, good morning. O yan, magaganon sila or good evening. No, doon sa ibang bansa. Eh sa atin kasi yung culture natin, hindi tayo nasanay na magganyan. No? Pero alam mo, pag may nag-greet sa'yo na gano'n, na yung tao na kahit hindi mo sila kakilala, tas greet ka, alam mo, ay makakaramdam ka na parang mabubuhay eh. Mabubuhay ka yung ano mo, pakiramdam mo, parang bigla ka mabubuhay ng ganun, na parang nakakapag-enlighten or nakakasaya ng araw. Na kasi binati ka ng isang tao na kahit hindi ka kilala, di ba? Okay. So isa pa, you have pwede nating practicing 'yon, no? Kung kaya mong gawin na hindi ka mahihiyain. Kaya nga
para hindi ka maging mahiyain, i-develop natin yung ating self-confidence. Actually, ito yung pag ganyan din, kailangan ko rin i-develop yun yung pag-greet ng good morning. Kaya lang dito, iba eh. Iba kasi dito sa Pilipinas eh. Baka pag nag-good morning ka, mamaya bigla ka ma-hold up eh. Or ano, di ba? Parang iba kasi dito eh. Kaya hindi tayo, ano, dun sa ibang bansa kasi ganun sila. Okay, so isa, ito pa. Para daw mas maging jolly person tayo or maging masayahin, we have to read or watch a lot of jokes. Okay? So, read or watch a lot of jokes. Yan. Actually, no, ako po, no, syempre ako sinaside ko yung sarili ko kasi wala naman ako ibang kausap dito. Ako lang. So, ako po yung tao na sa totoo lang, pag may nakakatawa, talagang tatawa ko to the max. Or tatawa ko till I drop. Kasi, alam mo, gusto ko, lalo na ako nakakatawa, talagang tatawa ako ng tatawa. Minsan, naluluha pa nga ako sa kakatawa ko eh. At sa minsan, sakit ng tanga ko. Grabe, pag talagang may nakakatawa. Kasi gusto kong enjoyin. Bihira ka lang matawa eh, di ba? Sa mga incident or mga sitwasyon, bihira lang yun mangyari eh. Kaya kapag may nakakatawa, hindi ko pinipigil yung tawa ko o sa sarili ko. No? At, you know, during the moment na natatawa kayo, alam niyo ba kung ano yung nangyayari sa inyong katawan? Napakaganda raw pala kapag natatawa ka. Kaya alam mo, malaking bagay yung nanonood tayo ng mga comedy, yung mga comedy movies. Maganda pala yon kasi yung matatawa ka. At kapag natatawa daw tayo, yung ating, may nangyayari sa ating katawan, yung ating mga cells, no? Cellula ng ating katawan, ay nabubuhay sila, no? At kapag nabuhay sila, no, na-energize yung mga cells na yan, it's good for our health. It's good for the health, no? Kaya maganda pala sa'yo yung matawa ka ng matawa, no? Yan, ganun. Kaya practicein natin. Kung di ka natatawa, o di, alam mo, pwede mong gawin, makinig ka ng mga jokes sa YouTube. Meron na rin ngayon ha, mga jokes, mga Filipino jokes, nakakatawa nga. Eh, minsan, trinay ko yon. Or magbasa ka ng mga jokes. At pwede mong kabisaduhin yung mga jokes na yan. Para kapag, halimbawa, nagkita-kita kayo ng mga friends mo, tas may jokes ka na nakabisado, edi pwede niyong pagkwentuhan or pwede mong i-share yung mga jokes na yon. Habang nagkikwentuhan kayo, di ba? O edi napasaya mo yung mga friends mo. Talagang magtatawanan talaga kayo, di ba? Napasaya mo sila. And that would entertain them. Okay, so halimbawa, no? Isa pa, may pwede ka rin gawin, no? Para yung tao ay maging malapit sa'yo, no? Maliban sa maging masayahin, no, at or maging jolly person. Halimbawa, meron kang bagong nakilala, no? You can ask them para mapalawig nyo ba yung inyong friendship, lalo na kung feel mo, ah, gusto ko tong maging kaibigan, no? Halimbawa, nakita mo siya, gusto ko siyang maging friend. Okay, para mapalawig mo yung friendship, no, na humaba yung talagang maging friend mo siya or kaibigan. Pwede mong gawin, no, dun sa first time ng inyong pagkikita, is that you have to ask entertaining questions, no? Okay, ipakita mo dun sa tao na yon na interested ka sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong. Yeah, you can ask questions, no, na magpapakita na curious ka sa kanya, no, lalo na kung gusto mong maging friend yung tao na to, no? Imbis na nakakimika lang dyan sa isang sulok, pero parang okay to ah. Gusto ko itong maging kaibigan. Kaya lang, wala ka namang sinasabi. Nandiyan ka lang sa sulok. So, paano mo siya makikilala? At paano ka rin niya makikilala? So, baka nahihiya rin yun, yung tao na yun. Baka gusto rin niyang magkakilala kayo, nahihiya. Ano ba, sa isang party, di ba? Or sa isang whatever, ever, lugar yan. O, para magkakilan lang kayo sa isa't isa, di you start the conversation. You have to, ano, ikaw yung maging ano dyan, icebreaker, no? Magpakita ka na curious ka sa kanya, no? At kasi di ba parang pag napapansin natin na yung isang tao interesado sa atin,
'di ba parang ang ganda sa pakiramdam na may taong interesado sa iyo, 'di ba? Parang nararamdaman mo na important ka. 'Di ba? Parang ang sarap no na yung tao na 'yon, ang daming tinatanong sa akin. Huwag nang mga puro personal question ha. Baka iba na 'yan. No, parang pag na-feel mo na parang kinakausap ka ng tao na 'yon, tapos curious sa sayo, marami siyang mga tinatanong. Parang 'di ba feeling mo important ka? So 'yun yung siguro 'yun yung iparamdam mo sa tao na 'yon. Para kung gusto mo siyang maging friend, iparamdam mo na importante siya. Okay, halimbawa, kung medyo na-relax na kayo, nagkatanungan na kayo ng personal question na, okay, ilang taong ka na, saan ka nakatira, yun yung mga personal question eh, di ba? Well, ganun. Pwedeng later on, pag-relax na kayong dalawa, o di magtanong ka naman ng, pwede mo sigurong itanong, okay, relax na kayo, nagkikwentuhan kayo. Ano kaya yung mga, okay, halimbawa, nagkikwentuhan kayo, ano yung mga nakakatawang moments o embarrassing moments na nangyari sa'yo? Pag yung okay na yung conversation ninyo, pwede mo siyang tanungin ng ganun. Ano kaya yung mga, may nangyari na ba sa'yo yung ganito na nakakatawa? Yung mga tipong ganun, ano? Or pwede mo siyang tanungin na ano yung mga exotic places na napuntahan mo, yung mga kakaibang lugar na napuntahan mo, yung mga ganun kwentuhan, pwede mo siyang tanungin ng ganun. Para tapos malay mo, may mapagkwentuhan kayo na something in common pala sa inyong dalawa, edi in that way, makakapag-open kayo ng masayang kwentuhan. No? At yun na nga, magugustuhan ka ng kausap mo. At pwede niyong pagtawanan pareho kung ano mang insidente 'yon na nangyari, di ba? Okay, isa pa, you have to be who you are. Yan, napaka-importante nito that you have to be who you are. Because nothing can absolutely beat being comfortable in your skin. Huwag yung tao na tinatawag na ang plastic, no? Or pretentious. Alam nyo ba ibig sabihin ng pretentious? Yung mapagkunyari, no? Parang mapagkunyari siya. Para lang mapakita niya na, pa-social to, social ako, mayaman ako. Yung parang tipong may mga ganun eh, no? Parang ang yabang, no? Hindi naman siya ganun, pero in-express niya na ganun siya. Para lang mapakita na, normally yung mga ganyan tao eh, yun yung mabababa yung self-confidence. You don't have to do that. No, we just have to be comfortable in our own skin, no? Para kahit sino yung kausap mo, mayaman man yan, mataas na tao, whoever he is, pag comfortable ka sa skin mo, ay sa totoo lang, mai-express mo ng mabuti yung sarili mo. Yung sarili mo mai-express mong mabuti. No? So, makakapagbiro ka, makakapagkwento ka. Pero yun na nga, paano ka magiging comfortable in your own skin? No? Na hindi ka nahihiya to express yourself. Yun na naman, babalik na naman tayo. Kaya kailangan i-work out natin na makapag-develop talaga tayo ng tinatawag na self-confidence. Kasi kapag malaki po yung ating kumpiyansa sa sarili o yung ating tinatawag na self-confidence, ay talaga pong napakaraming magagawa nito. Kasi makakapag-comment ka freely or yung pananaw sa buhay, makakapagkwento ka, makakapagbiro ka, at may express mo yung sarili mo ng maayos. At kapag na-express mo yung sarili mo ng maayos, edi syempre magugustuhan, lalo na kung mabuti kang tao, mabait ka, o edi magugustuhan ka talaga ng kapwa mo. And sabi mo hindi yun na nga hindi ako ganyan well yun na nga kaya nga sinasabi ko dito lahat po ito ay mapag-aaralan. Yan. So gawin mo lang yung mga sinabi ko no, yung mga tips na na-share ko and then i-practice mo lang. Unang-una makinig ka ng mga jokes no or manood ka ng mga jokes kung saan man yan, din mo kailangan movie no. Yan. Para yun na lang mapapatawa na tayo. Pagkatapos, yun na nga, kailangan pong i-practice natin yung pagiging masayahin, no? At kasi pag yun yung ating parating ginagawa, ay mai-spread natin yung tinatawag na positive vibes dun sa mga taong kasama natin.
Yan. Okay. So, thank you po sa inyong pakikinig. At sa susunod na episode ay meron na naman tayong bagong topic na yung mga ganun kasi, di ba, nakakatulong din sa atin na para hindi na lang puro chismis yung ating pinapakinggan dito sa mga Facebook na to, yung puro chismis, bad news, na nakaka-depress, so at least kahit paano, kailangan din natin na makinig na mga ganito about our personality development. Kaya ito po talaga yung mission, no, ng podcast na ito. Kaya po ito yung nandito po, pag nag-open kayo ng Facebook page ng Golden Treasure, yan talaga yung una mong makikita kasi gusto ko nga ma-share yung mga nararamdaman ko o yung pananaw ko sa buhay na sana makatulong sa iba para maging masaya din po, no? Kayo, maging happy din kayo sa buhay ninyo. Kasi okay, actually yung pagkita ng pera, it's already there, no? Lalo na kung may negosyo ka, negosyante na kayo, kumikita ka ng pera, okay po yan. Talagang okay. Nagpapasaya rin talaga yung pera. Kasi lalo na kung nabibili mo lahat ng mga gusto mo, di ba? Pero kailangan din kasi natin magkaroon ng balance na tinatawag. Kailangan din na, okay, may pera ka, may negosyo ka, at the same time masaya. Kasi that is the most important para ho, lalo pa tayo maging successful sa buhay. At yun yung mag-inspire sa atin to move on and to go on with our lives. Yung kailangan maging happy talaga tayo eh. That's the major goal. No? Kung paano mo pasasayahin yung sarili mo in whatever reason or in whatever way. Okay, so alam niyo po ba na ang tagline ng Golden Treasure is that we change people's lives? And yes, no, dahil sa dami na po ng mga buhay na nabago, dahilan po dun sa mga kaalaman na isinishare po natin dito ng Golden Treasure. I mean, yung mga sa seminars, no, halimbawa, yung mga nakapag-aral ng mga seminar, tapos nagkaroon ng negosyo, dami na po mga buhay talaga yung nabago, no. Nagkaroon ng mga negosyo at nakapagbigay ng mga trabaho. Yan. Because Golden Treasure, we are providing the tools that you need to succeed in life. At ito pong mga tools na ito that we provide sa pamagitan po ng mga seminars namin na aming ino-offer. Ito po, no, yung ilan sa mga seminars na aming binibigay, yung soap and perfume making, yan, ha, meat and fish processing combined with ice cream making. Yan, ho. Pwede kayong mamili dito, lalo na yung bagong nakikinig ngayon, na biglang nag-click na nakinig nitong podcast na to. Yan po, ito yung mga seminar namin. Merong iba dyan na ang tatamad mag-browse. O sige, makinig na lang kayo para malaman nyo yung mga seminar na amin binibigay. Meron pa kaming seminar about car wash and car detailing, business operations seminar. Yan, nag-o-offer din po kami ng mga baking class, like pastry baking class, cake baking and cake decorating, bakery shop business operation, may one day, meron ding 2 days, meron din tayong comprehensive bakery shop business operation, yan, may 3 days din po tayo, no? At sobrang intense po yan, yung seminar na yan. Meron din tayong pizza and shawarma making, artisan bread baking, at meron din tayong seminar kung gusto nyo matuto ng pag-a-arrange ng mga bulaklak, fresh flower arrangement, candle making, decorative aromatic candle making. Yan, yun yung mga seminars na binibigay. Meron din tayong takoyaki, paggawa ng mga takoyaki, Belgian waffle, crepe making seminar, at ganun din sa mga beverages naman, yung coffee barista business operation, milk tea and fruit tea, milkshake and frap, at meron tayong mga online class din, no? Yung lalo na yung mga nandiyan sa provinces o probinsya, canteen concessionaire, business franchising, at meron din kaming online class ng soap and perfume making. Okay, para ho dun sa mga schedule ng iba pa naming mga seminars, ay pwede po ninyong puntahan yung aming website, www.goldentreasureskills.ph, at ganun din yung aming Facebook. Ito po, Facebook namin to,
Golden Treasure Skills and Development Program. Meron din kaming YouTube, ah, Golden Treasure Skills and Development Program. Ganun din Instagram. Yan, i-follow niyo lang po 'yon, no? I-follow po niyo. At yung mga post namin para ma-update din kayo, mga upcoming seminars at mga podcast na ganito. Tapos meron pa po kaming radio program sa DZAS. Regular po 'yon, no? Pwede kayong makinig doon kasi marami rin mga inspiring stories ng mga tao na nagtagumpay, no? Paano sila nagtagumpay? Nag-attend lang sila ng seminar, yumaman sila. O paano nangyari 'yon? Yung mga ganun, may mga ini-interview po tayo, maski dito po sa program ng Filipino World Channel, nag-i-interview din tayo. Kaya patuloy lang po kayo sa pagtutok dito, pakikinig, no? Okay, so again, nagpapaalam na po ako and see you again next time and always take care. Lagi tayo mag-pray and be positive in life, no? This is Emily Diaz, bumabati po sa inyo ng isang napakagandang araw. And relax tayo, always be happy. God bless. Bye.